kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubasob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kaniyang mga turo. Ang Diyos ang lumikha at tagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kaniyang lingkod, akong Panginoon tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon.
Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Bitanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa Kanya, kundi para makita si Lazaro na Kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa Kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. In case lang na hindi natin alam, ngayon po ay mga tinatawag nating mga mahal na araw. Mahal na araw na po. Paano natin magagawa ang ating po mga gawaing pangmahal na araw? Eh kahit Lunes Santo na, may pasok pa ang mga estudyante. May trabaho pa. Tama ba? Ang Lunes Santo, may pasok pa. Ang panawagan nga, pagpasok ng mahal na araw, dapat inilalaan na natin yung ating mga oras, no, at least sa panahong ito, makapagdasal tayo, no, makapagsisi sa ating mga kasalanan. Pero sadyang maraming mga hamon, mga hadlang, para lang hindi tayo makapagbigay ng oras sa, no, sa pagninilay natin sa mga araw at susunod pang araw. So, Lunes Santo. Pagdating ng Biyernes Santo, gugunitain natin yung pagpapakasakit at pagkamatay. So, yung konteksto po, no, tandaan natin ha, maglalakbay tayo ulit eh. So, pagdating ng Biyernes Santo, pagpapakasakit at pagkamatay na. So, ilang araw na lang na makakasama ng mga alagad si Jesus, ilang araw na lang mamamatay na si Jesus, papatayin si Jesus, ilang araw na lang. Nakukuha niyo po ba? Yung context lang, para at least maintindihan natin itong mensahe ng Lunes Santo. Sa ilang araw na nalalabi, dumalaw si Jesus sa bahay ni Marta, Maria at Lazaro, mga malalapit na kaibigan ni Jesus. At marahil, dahil malapit ito, siyempre, gustong makasama ni Jesus kahit papano yung mga mahal niya sa buhay. At itong tatlong ito at ang ilan pang mga alagad, ito yung mga nakaranas ng pagkalinga, pagmamahal ni Jesus. At dahil naranasan nila ang pagmamahal ni Jesus, ganito na lang din yung kanilang pagpapakita ng kanilang pagmamahal naman kay Jesus. Yung nagmahal at minahal at yung kayang gawin ng nagmahal o nagmamahal at ng minamahal. Ibinigay yung accommodation, yung hospitality. Ilang araw na lang eh, di ba? Hindi mo na makakasama yan. Hindi na buhay. So ano ang ginawa? Ibinigay na yung the best. Yung paglilingkod, ibinigay na kay Jesus bilang, para sabihin natin, pagtanaw sa pagmamahal na ibinigay naman ni Jesus sa kanila. Kaya itong si Marta o si Maria, hindi na tinipid. Hindi pinigilan na kanyang sarili na ibigay na yung pinakamahal na pabango na nasa kanya. Pwedeng iniingatan niya ito, pwedeng pinakakatago-tago ito, pero eto ngayon, kapiling niya sa Jesus, nasa harapan niya, pinaglingkuran niya sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanyang paa, sa pamamagitan ng luha, sa pamamagitan ng buhok, pinunasan ang kanyang paa. At sabi nga po sa kwento,
humalimuyak ang napakabangong amoy sa no, sa silid na iyon. Humalimuyak. Ano bang pwede natin makuha dito? Kasi yung isa po, may isa doon, si Judas, kumukupit, magnanakaw, ang sabi niya, sayang. Kung ipinagbili na lang yon, marami pa sanang napakain na mahihirap. Pero alam naman dito, no, sinabi nga dito, hindi talaga yun yung dahilan niya kung bakit siya nang hinayang sa pabango. Okay. Maganda siguro, mas i-apply natin yung mensaheng ito sa konteksto natin. Kasi dito po, no, mawawala na si Jesus sa piling nila Martha, Maria, Lazaro. Kailan mo ibibigay yung the best sa mga taong nagmahal sa'yo o sa taong mahal mo? Ngayon kasi baka may mga tao no, na kailangan ng, sabihin na natin, no? Ang mga magulang po ninyo, hindi na magtatagal yan. Kailan mo ibibigay yung the best para sa kanya? Lagi kasi pag dumadalo ko sa mga lamay o sa mga libing, ang ganda-ganda ng burol. Ang mahal-mahal ng mga kabaong. Ang gaganda ng mga bulaklak. At ang sasarap ng pagkain. Pag tinatanong naman, no? Pag tinatanong, ang ganda naman. Ang sagot, kasi gusto po namin ibigay yung the best sa mga huling araw na nakapiling namin siya. At yun yung para mawala yung guilt mo, no, na kasi hindi mo ibinigay nung buhay pa siya. Kaya nung patay na, dun mo ibinubuhos lahat. Kahit nga yung barong o kaya yung gown na susuotin, bago. Aanin pa, patay na. Kaya ngayon, maaaring baka panawagan sa atin, no? Buhay pa. Kailan mo ibibigay yung the best sa kanya? Sa taong dapat mong pinagbibigyan, sa taong dapat mong pinaglilingkuran, bago mauli ang lahat, bago ka mabuhay, no, dun sa guilt feelings mo o sa mga kung anumang bitterness na yan at panghihinayang, ang tao pong nagmamahal kahit kailan hindi manghihinayang ibigay ang pinaka the best. At ganito yung gagawin ng Diyos sa atin. Yung pinaka the best para naman sa atin. At ano yun? Buhay niya. Kapalit ng kalayaan, kaligtasan natin. Nawa, mapag-isipan natin ngayon. No? Dahil, siyempre, no? Ilan sa mga kasalanan natin, naging pabaya tayo, naging madamot tayo, naging makasarili tayo. So, yan po yung ilan sa mga bagay na kailangan natin pagnilayan sa ngayon. Kasama nyo pa yan, kapiling nyo pa, buhay pa. Maubos man yan, yung pinakakatago-tago mo, pero pwede pa yan maibalik. Pwede ka pang makapag-ipon, pwede ka pang makabili. Pero yung buhay, kapag nawala na, hindi mo na maibabalik yan. So hanggat may oras pa, hanggat may panahon pa, pagsumikapan natin makapaglingkod at makapagbigay tayo ng the best service sa mga mahal natin sa buhay. Amen?
Pagsitayo na po ang lahat. Sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang ating pong itutugon, Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway umarap sa mga pagsubok ng may pagtiyaga, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo, manalangin tayo. Mahabaging Tagapagligtas, basbasan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghain na iyong inilalaan upang patawad mo ay maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa Kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa Kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog,
Inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagan at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na po muna ang lahat.